Karamihan sa mga farmers sa ARC ay may mga kanya-kanyang tinatangkilik na individual traders or agribusiness stores sa komunidad. Ang mga ito ang kanilang mga nakasanayang pamilihan o utangan para sa pag-finance ng kanilang farm. Dahil dito, dapat magkaroon ng magandang strategy upang makahikayat ng mga potential clients at panatilihin silang parokyano ng Araullo. Kailangan i-promote ng Araullo ang kanilang mga produkto at serbisyo. Siguraduhin i-emphasize ang kanilang advantage kumpara sa ibang mga individual na traders or businessmen na nag-o-offer ng kaparehong produkto at serbisyo. Isa sa mga unang hakbang pagdating sa promotion ay ang pagdaraos ng General Assembly. Dito, magtitipon-tipon ang mga members upang ipaalam ang mga bagong produkto at serbisyo ng Araullo. Mas madali silang maienganyong suportahan ang Araullo dahil hindi lang sila kliyente na, kamay-ari rin sila. Susunod na pupuntahan para sa promotions ay ang mga partner Araulls at mga barangays sa loob ng ARC. Mag-courtesy call muna ang chairman o manager sa mga leaders ng other Araulls at mga barangay chairman. Layunin ng meeting na ito ang mapaalam ang programa ng lead Araullo at mapapayag na mag-present sa mga stakeholders. Maganda rin na magpakilala ang account officer na tututok sa kanilang Araullo o barangay. Kung positibo ang resulta ng courtesy call, maaari nang iset ang schedule ng orientation sa mga potential clients. Kung magha-house-to-house promotion ang Araullo, anyayahan ang mga interesado na dumalo sa mga orientation sessions na gagawin sa mga Araulls o sa barangay. Pwedeng magpamigay ng flyers ang Araullo sa General Assembly at habang umiikot sa ARC. Makikita sa flyer ang mga mahalagang impormasyon tulad ng kinakailangang requirements sa pag-avail ng produkto at services, lokasyon ng Araullo office at contact number ng Araullo. Mabisang paraan ng pagpopromote ay through word of mouth. In other words, chismis! Ito ay pag-e-endorso ng mga members o kliyente ng Araullo sa kanilang mga kakilala. Nakakahikayat ito ng mga potensyal na mga clients dahil nalalaman nila na maganda ang naging karanasan ng members sa Araullo. Sa pagsasagawa ng orientation session, ang Araullo ay maaaring maghanda ng isang clear book o folder na naglalaman ng mga visual aid o presentation na gagamitin para sa orientation. Sa mismong orientation, ipaalam sa mga farmers ang brief background ng Araullo. Ipaliwanag din kung sino ang maaaring maging member o client at kung ano ang mga products and services na pwede nilang i-avail. Bigyan ng panahon ang pag-discuss ng mga patakaran sa bawat produkto at serbisyo. I-highlight ang mga benepisyo na maaaring makuha bilang member o client ng Araullo. I-emphasize rin ang kanilang mga responsibilidad. Kunin ang contact information ng mga dumalo sa orientation para sa follow-up communication. Ang pagdaraos ng orientation meeting ay dapat tumatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras at ito ay gagawin sa oras at araw na napagkasunduan ng Araullo at ng mga potensyal na client. Kahit na clients na ang mga farmers, patuloy pa rin dapat ang magpo-promote ng Araullo sa kanila. Sa regular meetings, maiaalok ang iba pang mga produkto o serbisyo at mapagpapaalalahanan sila tungkol sa mga policies and procedures. Dapat alagaan ang mga clients para sa patuloy na pagtangkilik sa Araullo at makapag-refer pa ng iba pang clients. Sa pamamagitan ng magandang promotional strategies at activities, matutulungan ang patuloy na pagtakbo ng mga negosyo ng Araullo na suportado ng DAR-IARCDSP.